pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Well, ang utak ay isa sa pinaka-importanting organ natin sa ating katawan, no? At is responsible for many functions, especially memory, reasoning, how you retain your ideas, speaking, and it controls also the vital organs like the lungs, the heart, and so on. Yung brain natin, it's a hollow organ, no? Nasa loob siya ng ating skull. Malambot siya kung titingnan mo talaga grossly. It's a 60% made of fatty tissue. So, ang estimate weight niya, around 3 pounds or around 1 to 1.5 kilos. And it has many, tawag namin, gyrus or parang mga humps responsible for the different synapses, yung connections between the different cells, mga nerve cells. Huwag mahihiyang magtanong kung may right nipa. Dinidivide natin yan sa tinatawag naming cortical areas, tapos may tinatawag tayong brainstem, may tinatawag tayong cerebellum, saka meron tayong tinatawag na mga subcortical areas gaya ng basal ganglia na may mga different functions din. Yung cortical areas, meron niyang 4 lobes, no? 4 important lobes, no? Ito yung tinatawag nating frontal lobe, meron tayong temporal lobe, meron tayong parietal lobe, saka occipital lobe. Pag yung frontal lobe, yan yung more of sa memory, saka sa emotions. Kaya importanteng part yan, no? Yung temporal lobe, randyan yung speech, lalo na pag yung dominant left side ng brain. Pag yung parietal lobe, randyan yung mga tinatawag nating artistic side, no? Yung mga talents, yung ating mga nagagawa na aside from our dominant brain. Tapos yung occipital, more of sa vision. Yung brainstem, ito yung nagko-connect sa utak saka sa spinal cord, no? Ito yung nasa likod ng ating utak. Ito yung importante rin dahil randito yung nagko-control ng mga cranial nerves sa nagko-control ng ating mukha. At randito rin yung tinatawag naming arousal or wakefulness area responsible bakit tayo gising. Subcortical, randito yung mga small nucleus na nagko-control naman sa mga involuntary movements. Like yung sa basal ganglia, randyan sila. May mga kondisyon, gaya ng example, yung Parkinson's disease, na pag meron kang problema sa basal ganglia, ang manifestation mo, yan, nagtetremor ka, nanginginig ka, bumabagal ang pagkilos mo, paglakad, nagkakaroon ka ng rigidity, tumitigas yung katawan mo. Pag kailangan ng gamot. Ang number one condition na nagkakaroon ng problema sa utak ay stroke. Pero maliban sa stroke, meron din tinatawag tayong mga brain tumors or cancer sa utak. Meron tayong tinatawag na dementia or Alzheimer's disease. Meron tayong tinatawag na Parkinson's disease, problema naman sa paglakad or pagkilos. Meron din mga tinatawag na seizure or epilepsy. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Pagkailangan ng... Ang stroke is a condition na nagkakaroon ng problema sa ugat or sa artery or vein papunta sa utak, no? Ang nangyayari dyan, it's either nagkakaroon ng blood clot or hemorrhage or tinatawag namin infarct, nagkakaroon ng bara sa loob ng artery natin. So, pag nagkaroon ng ganun, nawawalan tayo ng blood supply sa ating utak or sa brain, kaya nagkakaroon ng tinatawag na stroke. Ang pinaka-common sa lahat niyan, yung tinatawag namin thrombotic stroke, na nagkakaroon ng clot or bara sa loob ng artery, nawawalan tayo ng blood supply sa ating brain. Ang second most common, yung tinatawag naman namin hypertensive hemorrhage, pumuputok yung ating artery dahil sa sobrang taas ng ating presyon or blood pressure. Ang aneurysm is a form of abnormality sa blood vessel, sa lining ng blood vessel, na kapag ito ay nag-rupture, ang tawag doon ay subarachnoid hemorrhage. It's a form ng stroke, no? Isa rin klase ng stroke pag siya pumutok, no? So usually it's a congenital anomaly na nagkakaroon tayo niyan dahil meron tayong nasa lahi na kapag iyan ay lumaki at pumutok, ang tawag doon subarachnoid hemorrhage. May right med pa nito. Ang right med ay premium na... Ito ay problema sa ating isip, lalo na sa ating memory, no? Lalo na kapag sa mga elderly, humihina ang kanilang memorya. Ang una naming iniisip, lalo na kapag 60 and above, ito yung mga senyales ng tinatawag namin dementia. Ang pinaka-most common type ng dementia ay yung tinatawag nating Alzheimer's disease, no? Forgetfulness, nakakalimutan natin mga pangalan ng ating mga kakilala, nakakalimutan natin ng ating mga bagay, nakakalimutan natin ang ating appointments, and worse, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag wandering state, nawawala tayo, hindi natin alam kung saan tayo naroroon. Magtanong kung may right nipa nito.
Number one, kailangan kontrolin mo yung mga risk factors na magkukos ng paninira sa utak. Ano yun? Dapat ang blood pressure kontrolado. Dapat ang inyong mga cholesterol at blood sugar ay kontrolado rin. Second, kailangan magpa-practice tayo ng mga mental exercises, especially pag tayo nagkakaedad na. Ano yun? Kailangan lagi tayo nagbabasa. Kailangan meron tayong enough sleep time for the brain to recover and rest. Fifth, dapat sumasagot tayo ng mga crossword puzzle, sudoku, naglalaro tayo ng mga solitaryo, lalo na kung tayo'y retired na. Another way para ma-protect natin ang brain, takain ng tama, especially foods good for the brain. Marami yan, no? Merong mga fruits, merong mga vegetables, merong mga fish like salmon. These are very good for the brain. Ako po ay si Dr. Greg David Dayrit. Ako po ay isang neurologist. Abangan ang susunod na episode ng Huwag Mahiyang Magtanong live sa utak mo. I-like lang ang Facebook page ng RightMed at Interaksyon. May RightMed pa nito. Ang RightMed ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo.